Okay, good afternoon sa inyong lahat from 4A to 4D. And welcome sa ating online class. Okay, ilan ang attendees natin? So 30. Okay, comment down na lang inyong mga pangalan para sa inyong attendance. Okay? So, ang coverage ng inyong midterm exam is from lesson 1 to lesson 3. So, expect for another online class for system administration maintenance subjects. Okay? Paki-open ang camera para sa ating documentation. Okay, open ang inyong mga cameras for the documentation. Yung iba, paki-open ang inyong mga kamera. Okay. Paki-open yung camera ng iba. Pwede na yan. Okay, ready? 1, 2, 3. Ah. Ready? 1, 2, 3. Okay. Ano? 4C? May 4C ba dito? Mr. Miss ba to? Cherry. Ang pangalan na ito? Alim? Madhos? Sino ba ito? Clarify ko ha, 4A to D. Hindi 4A and D, 4D ha. O, baka sabihin nyo wala kayong klase. Okay. So let's proceed with the discussion. I will be sharing the lesson. Ano tawag dito? Yung module natin for system administration and maintenance. Nakikita niyo ba yung ano, yung module, yung IM? Yes, sir. Okay. So ang ating lesson number 2 ay the LAN 1 technologies installation and configuration. So meron lang clarification dito sa learning outcomes ha. Okay, ang topics natin ay
We have the LAN, one technologies, installation of the LAN, the one, the server operating system, configuration of server, and set up ng printing plan. Okay, so ang objectives, so makapag-install daw kayo ng server operating system and also implement the local area network, okay, the wide area network according to the desired plan, and then also provide services by using different servers such as the application, the web, communications, email, printing, faxing, and the file servers. And also configure servers for top performance, including pagre-review ng mga bandwidth, usage, and yung network traffic. And pagsiset up ng printing plan, segmentation and load balancing, and also security policy of computers for user groups and authentication. Mm, 43. So ilan na ba ang nandiyan eh? 4C, 4D, 4A, 4B, 4C. Okay. Itong topic ninyo ay na-tackled na before sa inyong mga subject. Pero dahil kasama siya sa dito sa ating ano, sa inyong module, eh kailangan nating i-discuss, ano? So ang gagawin ko sana dito is magbibigay na lang ako ng activities. Baka sabihin niyo naman eh hindi ko na tinuro. Ano, madali lang naman 'to. Ito din naman yung mga discussion nyo ng mga nakaraan. Okay, about the LAN and the WAN. They are almost the same. Okay? So, define muna natin. So, doon muna tayo sa may topic number one, which is the LAN, the WAN, and technologies. Okay? So, kapag sinabi nating LAN, okay, we are referring to a collection of machine and peripherals. Okay? So, ang main objective ng LAN is para magkaroon ng sharing of resources even sa maliit na space or even sa malaking space. No? It's gonna be interconnection of different computers. Okay? Kung ang setup ninyo ay nasa building or geographically separated kayo. So, we could use the local area network. Okay? Pwede siyang pumasok sa isang LAN. Sa loob nun, may LAN. Okay? Pwede rin naman yung LAN ay nasa loob ng WAN. Okay? So, this is an example of the configuration. The diagram of the LAN. So, meron siyang server. Kung gagamit kayo ng server din, ito yung mga resources natin. Okay? Ito yung ating mga users or yung mga clients natin. It could be PC, or it could be laptop, netbook, or it could be cell phone kung gagamit kayo ng mga wireless technologies. Okay. So, meron tayong dalawang klase ng local area. We have the client, server, and yung tinatawag nating peer-to-peer. Mr. Tanong tayo para okay-okay naman. Mr. Sino bang pwede nating tawagin dito? Mr. Maaba. Mr. Maaba. Mr. Maaba.
If you're listening. Mr. Maaba? Okay. Hindi kayo nakikinig, ha? Okay. Proceed tayo. Mr. Roy Urbano. Sir. Mr. Urbano. Yeah, very good. You are supposedly fourth year. Tama? Okay. What do you think is the idea of the client server as one of the categories of the what we call local area network? Ano sa palagay mo ang meron sa client server, local area network, Mr. Urbano? Any idea? Ano ba meron dito sa client server? Mr. Urbano. Ano na? May kausap pa ba ako dito? Okay, let's proceed. Miss Oliva. Miss Oliva. Malulukuhan niya ata tayo dito, ha. Miss Oliva. Ay, let's proceed. Miss Iturma. Miss Iturma. Sir, ano po yung... Wala din? Subway na... Hingin na kasi yung sa yung... Hindi ka mahina. Bakit? Malino ko narinig dito sa akin, ha? Nasaan ang location mo? Sa Ligaya po, tiyo po kasi yung gamit ko pa, wala-wala po ang signal. Saan ka ba sa Ligaya? Sa Cebu po, sir. Dalawa ang tower dyan, ha? Nasa bundok at nasa rapper. Tagaligaya din ako, dyan ako nag-aral. Talk and text ang Maracas dito, sir. Sige po, ano po yung question, hindi, sir? Dalawa yung, ano, nakakapag-conversation na nga sa akin ng real time, eh. Na naman din na dahilan nyo na naman. Huwag nyo na nga akong pinaglulo ko sa mga ganyan, ha? Okay, Mr. Iturma. Dalawang tower dyan, eh. Dyan ang gagaling. Yan, yung Burgos ang bumabato dito sa Sablayan, ha? Ang bridge niyan dito, nandito sa, ano, tawag dito. Nasa may parola. Ah, what is your idea about client server local area network? Miss Iturma. Sir, ano pa idea po tungkol sa? Dito sa client server, local area network. Hello po. Sa server po, yun po yung pinanggagalingan ng mga information po. Tapos yung client, yun dito po ba yung sa pinapakita nyo po ba, sir? Yep. Yung types ng local area network. Ah. Yung sa server po, yung katulad po dyan, yung server po, yun po ang pinanggagalingan ng mga ano. Yung sa, ano po, yun po yung pinanggagalingan ng lahat ng information. Okay. Another one, Miss Espiritu.
Miss Espirito, are you listening? Walang response. Isula. Sir, sorry po. Nakamute pala po. Kamute. Okay. Any idea? Aside from sabi ni Mr. Torma daw, ang server daw, doon nagagaling yung mga information. In your own understanding, what is this all about? Client server, local area network. Hello, sir. Go ahead. Sir. Pwede pong paulit ng question, sir. Sa iyong understanding, ano kaya itong client server na ito? Isa po siya sa ano, sir? Sir, pass po muna ako. Pass daw. Okay. Miss Sir. Sino yun? Kung may tanong kayo, yung may raise your hands. Oh, yes. Based on sa ano, sir, sa idea ko lang, sir. Yung server, sir, siya yung nagpo-provide ng mga information. Tapos yung client naman, sir, siya yung nagre-request ng information dun sa server, sir. Okay. What else? Punta tayo kay... sino ba to? Mr. Castro Nilbert. Good evening, sir. Ano kayang main objective? Bakit meron tayong client server na local area network? Para sa akin, sir, ano, bali, kumbaga, sir, siya yung nagbibigay ng ano, sir, information. Siya nagbibigay ng yung server, siya yung nagbibigay ng information sa client. Bali, kung parang sir, hindi ko ma-explain. Kaya mo yan. Kumbaga sa ano sir, sa parang anong ulit yung tanong sir? Ano kaya ang main objective? Bakit tinawag siya na client server local area network? Bali sir, ano, kumbaga parang iisa lang siya sir. Kumbaga isa lang siya tapos siya lang yung ano yung isa lang yung parang customer tapos siya lang yung nag parang siya yung nag parang siya yung makikipag-connect sa server sir. Okay, kapag sinabi natin client server, meron tayong tinatawag na client and server. So yung client siya yung nagre-request doon sa resources na available doon sa ating tinatawag na central server. So, kumbaga, meron kang server o kahit typical na PC yan. Okay? So, yung server ang nag-manage, say for example, for storage, ano ba, for application accessibility, kay availability ng mga devices or peripherals, and also, siya yung nagko-control ng traffic. Ano? Kumbaga, yung tinatawag nating client, so nakakonect siya directly doon sa ating server. Okay? We could either use this, pwedeng naka-wireless or naka-wired. So meron ka lang hub, tapos meron kang isang internet. Okay? Then meron kang apat na PC. Then halimbawa, yung isang PC mo ay ginagamit mo siya for printing. Kumbaga pa nag-print si PC number 1. So, ang request mo doon papunta sa server natin. Ano? So, client server lang ibig sabihin ang central server natin is the server. So, lahat ng information, lahat ng control ay nasa server and si client siya yung nagre-request
ng mga informations or resources na available doon sa ating server. So ang objective nila is sharing of resources pa din. Ano? Okay. What about peer-to-peer? Miss Labarento. Miss Labarento. Wala. Okay, proceed para tayo matapos. Miss Insigne. Sir. Sir, sa peer-to-peer po, parang unlike po sa client-server, yung server po yung parang main sources po ng information. In peer-to-peer naman po, all the computers can communicate po or can share informations po. Okay, very good. So kapag sinabi nating peer-to-peer, so both can be a central server. Ano? Kumbaga, pwedeng mag-share si CPC1 and then si CPC2, pwede rin mag-share at the same time ng kanyang mga resources. Ano, hindi siya pwedeng mag-handle ng heavy load kasi peer-to-peer, dalawa lang siya. Okay? So, yun lang yung idea and concept ni peer-to-peer. Kumbaga, both of them can be a what we call central server, katulad nga nung sinabi ni Ms. Insigne, na hindi katulad nung server client na meron tayong server na kung saan si server yung magpo-provide ng informations within the clients. Okay? Kapag peer-to-peer, both of them are considered server or the provider of the informations or resources within the local area network. Ano? Okay. So, proceed tayo, Miss Ispo Espeso. Tama ba? Espeso ba ito? Hello, sir. Kamusta ang buhay natin? Hello? Yes, hello. Hello? Kamusta ang buhay natin? Ay, okay naman, sir. Mahina lang yung ano, yung sounds. Okay. So my question is, ano kaya yung mga kailangan nating i-consider para mag-set up or ano ba yung mga needed nating bagay para makapag-set up tayo ng local area network? In your understanding, ano ba yung mga dapat? Ano yung mga dapat nating i-consider kapag mag-set up tayo ng local area network? Hello? Wala na yata. Mr. Velasco. Mr. Velasco. Hello, hello. Hello. Meron ba? Hello po.
Yes, hello. Go ahead. Ah. Paulit po sir ng tanong po. Ah, ano ba yung mga dapat nating i-consider kapag ka magse-set up tayo ng local area network? You mean sir yung mga kailangan? Yeah. Siyempre sir yung connection. Okay. So sa ano klase connect? Ano connection ba dapat ang gagamitin natin? Say for example, sige. Sample sir, ano niyo? Broadband connection ganyan. A router, mm-hmm. Pwede rin. Okay, what else? Pwede rin po yung modem. Mhm. So yun lang po ang alam ko sir. Okay. Very good. Okay, so marami tayong pwedeng i-consider kapag mag-set up tayo ng local area network. So we need to identify kung ano ba yung mga services na ipoprovide natin. Say for example, kung nasa kayo ay nasa isang organization or company, then kailangan nyo ng or mayroon kayong services for printing, so you need to provide at least one server for printing. So kung kayo naman ay nag-handle ng mga emails, so you make sure na meron kayong server for emails para mag-handle lang ng mga emails. Or kung mga applications naman yan available sa internet, so you must provide at least one server for an application. Or kung nagpo-provide naman kayo ng services through websites, may mga search engines kayo na pinoprovide na services, so you need at least one server for web services. Ano? Okay, so ang purpose is to identify para ma-maximize natin or ma-isolate natin or malaman natin kung gaano ba kalaki or kung ano ba yung mga kinakailangan to provide a local area network sa isang organization. Okay, kapag na-identify na yun lahat, including yung mga peripherals, yung mga PCs, yung mga servers, so you need to kailangan yung mag-isip ano ba yung mga cables na pwede ninyong gamitin for your local area network. It could be pwede kayong mag-wire kung marami. Say for example, 10 PC, pwede kayong gumamit ng wired. Or kung tatlo lang naman yan, so ba't ka pa bibili ng switch? O di mag-router ka na lang, then gumamit ka na lang ng mga adapter. So pwede mo yun. It's up to you kung anong klaseng gagamitin mong setup for your network. Okay? What else? So, yung mga switches, tama yung binanggit ni Mr. Velasco kanina, we could use switches and routers para doon sa wireless or it could be para doon sa wired nating connection. Ano? Pwede tayong gumamit ng iba't ibang routers kasi may mga router ngayon na ano, na combination ng switch at saka router. Kumbaga, meron na siyang switch na kasama para makapag-connect yung mga pieces natin. Okay? So yung wireless kasi, kumbaga pag tinignan natin yung concept ng wireless, though hindi naman siya advisable as in talagang napakadami kasi depende din 'yan kapag ginamit ninyo yung wireless. Okay, sabi niya daw flexibility kasi nga wireless siya. But then, yung transfer of data, meron kasi tayong tinatawag na data loss, kung malayo ka doon sa router, so it could be merong factor yung distance mo plus yung iba't ibang mga hindrances pa or kung may mga sagabal, and then also yung request ninyo kung marami kayong nasa network. So, magkakaroon ng bottleneck. It could be possible. No? And then also, pagko-configure ng LAN ports. Okay, and then yung cables niya. Okay, is it gagamit ka ba ng dynamic host configuration or it could be static or it could be dynamic? Okay, so halimbawa, isa kayong network engineer sa isang company. And then,
meron kayong workstation, say for example 100 or 200. So ano-anong mga IP address configurations ba ang gagamitin mo? Okay? So binigyan ka ng IP address, then ano ba ang gagamitin mong IP address for say for example 100 PC or workstation. Okay? Depende yan kung anong plan ang gagamitin ninyo. Pwede kayong gumamit ng packet tracer or pwede kayong mag-calculate, say for example, para makasave kayo ng IP address. No? So ang maximum naman natin sa isang IP address, basically class C ay 254. Okay, ang usable natin dyan is 252 including the broadcast and the network ID on the network address. Okay? So dapat ang mga system administrator or network engineers kailangan marunong mag-compute kung paano mag-provide ng IP addresses. Depende naman 'yan pero may setting naman kasi na dynamic and then static. So automatic na yung mismong system ang magpo-provide ng IP address. Okay? Another one we have i-connect natin yung wires doon sa network. So syempre kailangan i-connect natin 'yan. So dapat alam natin yung configurations or klase ng mga wires nating i-connect. Say for example, yung limang building tapos yung bawat isang build yung isang room ay merong limang room tapos yung isang room ay merong say for isipin na natin na 50 or 20 workstations. So paano ba natin i-connect yan? Is it we gonna use router lang tapos bibili lang tayo ng adapter for 100 PC kasi limang room? Or is it ideal na gumamit tayo ng wired? Okay, gamit tayo ng router, isang router, then meron tayong limang switches. Okay, ano bang configuration ng wire ang gagamitin natin from switch number 1 to switch number 2, 3, 4, 5? Dapat alam natin. Baka kasi gamitin nyo the crossover. Or it could be straight through. Okay? Kasi may factor 'yon sa transmission ng information. Kapag hindi natin ginamit yung standard connection ng wires. Ano? Or is it gagamit ba kayo ng fiber optic? Highly expensive. Hindi siya ideal for building na gatulad ng ganun. Okay? And then also, kailangan i-test natin yung services and the internet connectivity. So, establish na yung local area network mo. Ang tanong ay, pwede ba yan sa internet? O gagana ba yung ating communications kapag ka may presence ng internet? Ano? So, the actual performance of LAN depends on the factors including yung cable specification. Kasi, kung gusto ninyo ng mabilis, so, dapat yung specification ng cable ninyo ay maganda din. Magdidepende din kasi yan. So, meron tayong iba't ibang klase ng UTP cables. Cat A, iCat 4, Cat 5 rather. Yung mga shielded at saka unshielded. Kung gusto nyo high speed, hindi mag-fiber optic kayo. Mas maganda. Kaya lang, high ano yun, expensive masyado. What else? Yung wide area network naman, okay, kapag sinabi nating wide area network, so operates daw beyond the geographical scope of the local area network. Okay? So, ibig sabihin they are separated geographically. Kung halimbawa, yung inyong company, halimbawa, campus na lang, pag-usapan natin, say, for example, the OMSC. So, meron tayong campus for San Jose, for tawag dito Sablayan, Murta, Lubang, Mamburao, okay? So pwede tayong gumamit ng wide area network especially sa Lubang, no, para makapag-connect tayo doon sa makapag-access tayo doon sa San Jose or sa main campus. So pwede natin siyang gamitin.
ginagamit din natin siya for say for example, meron kayong brand sites or katulad itong ano, yung mga telecommunications na to. So they use one. So kailangan lang natin ng internet connection talaga. So kasi pag wala tayong internet connection, di natin maiko-connect yun. Say for example, meron kayong office or site doon sa Luzon, sa Visayas, and sa Mindanao. Unless kung meron kayong submarine cables na connect from Batangas to Katiklan, halimbawa, Visayas na ba yun? Or mula doon sa Visayas papuntang Mindanao. May ko-connect niyo yun. But then, kung wala naman kayong ganun, kung hindi kayo nagpa-plano ng ganun, why not to use the internet na lang as your medium of communication? So, meron kayong mga established na devices na makapag-connect for sa cloud. Okay? Yung one daw is owned by a service provider and a user. Okay? It could provide, no, yung katulad ng telephone network, okay, cable companies, or satellite services. So, gumagamit sila ng WAN. Okay? Para daw makapag-connect doon sa mga remote sites. Okay, lalo na yung, say for example, sa mga BPO companies, or kung mga solutions company, okay, gumagamit sila ng wide area network. Okay, para yung sa transport ng data mabilis. So kung may video call kayo, or kung may voice, or may audio, or the voice over internet protocol, we could use the wide area network. Okay? So bakit nga ba importante itong wide area network? So halimbawa, kung kayo ay mayroong regional or branch offices, okay, and kailangan mag-communicate or mag-share ng data doon sa central site. O halimbawa, concept natin yung ano, itong Card Bank of the Philippines. So meron halimbawa silang mga ATMs. So ideal or okay lang din na gumamit sila ng mga cables, I mean submarine cables. Halimbawa, itong PLDT. So maglatag sila ng submarine cable from Batangas to Calapan. Pwede silang gumamit. But then, pwede rin naman silang gumamit ng WAN. Okay, kung gusto nilang real-time yung communication and then yung sharing ng data. Okay? Katulad ng mga bangko, so hindi na sila magpapadala doon or mag-i-email na lang sila using the wide area network from the branch office to the central office nila. So ganun. Or it could be like mga headquarters, no, na kailangan mag-share ng informations with other customer organizations. Halimbawa, mga software manufacturer sila. Ano pa ba? Mga distributor sila, say for example, like that. So pwede sayang gumamit ng wide area network. Ano pa ba? No, yung mga employees na nagtatravel for business purposes. Kasi kapag hindi ka connected doon sa inyong cloud, so hindi ka makakapag access doon sa inyong company. Okay? So may mga corporate networks kasi tinatawag. Okay? Ano pa? Pagka consumers. So gagamit lang tayo ng internet para makapag-connect tayo sa mga katulad ng Lazada or something like that, pwede rin tayo magbayad ng payment through banks. Okay? Ano ba? O marami pang ibang klase ng mode of payment. And even the students, no, pwede sila mag-research gamit ang internet through the what we call search engines. So imagine, so nag-search ka lang sa Google or gumamit ka ng browser, nandito ka sa Mindoro. So imagine, paano mo na-access yung server. I mean, yung Google. So na nandito ka sa Mindoro.
Okay. So nakikita natin yung hindi natin nai-imagine kung paano nga ba na-transfer yung data, yung informations. Kasi just a second lang naman pag type mo ng information sa browser mo, so andiyan agad yung information. Pag tinignan natin yung structure, yung setup, kung paano nga ba natin a-access yung kanilang mga data center, so napakahirap. Ano? O from your PC, dadaan yan sa internet service provider, kung naka-wire kayo or naka-telephone kayo, may landline kayo, mula doon sa inyong landline, papunta doon sa mga cables nila sa mga poste ng internet service provider ninyo, papunta sa cell sites nila, then from cell sites nila, ibabato sa satellite kung naka-satellite yung kanilang tawag dito, yung inyong internet service provider, or it could be dadaan doon sa mga submarine cables, interconnected doon sa may central office nila, then from your central office, babat doon sa satellite, papunta saan? Papunta doon sa mga data centers ng ating Google. No. So from that, so they are separate geographically, so nakakapag-connect tayo or nagagamit natin yung wide area network concept or features natin. No? So ano-ano ba yung iba't ibang klase ng topologies na ginagamit for networks? So meron tayong tinatawag na point-to-point. Mr. Dapito, kung nakikinig ka, nasaan ka na? Magpakita ka. Mr. Dapito. Wala. Tulog na. Mr. Danupo. RV. Mr. Danupo. RV. Wala din. Mr. Calcanya. Wala din. Aba. Mr. Gulapa. Isulat natin yung mga pangalan na yun dito. Miss Gulapa. Christine. Wala din. Mr. Miss Yusawen. Sir, sorry po. May ginagawa lang po. Ano po yun, sir? Anong ang... idea mo about point-to-point topology. Paano nga ba gumagana itong point-to-point topology? Wala akong idea, sir. Nakalimutan ko na yan. Okay. Miss Yusawen. Sir. Anong idea mo dito sa point-to-point? Yung kan. Connect one site to another. Like they are connected directly po. They are connected directly. Yes po. Okay, kapag sinabi nating point to point, we are referring to the connection now between the endpoints. Kumbaga, yung sinesend kasi nating information that would be packets ang tawag natin doon. So, sinesend siya from one side and deliver to the other side or vice versa. So, palitan lang yung ating pagsisend ng packets. Ano? So, halimbawa, nag-send si side A ng information here. So, lalabas or dadaan dito yung packets, pabalik, and then kung kailangan niya mag-respond, so, babalik din siya. So, vice versa lang siya. So, yun yung concept natin ng point-to-point topology. But what about hub-and-spoke topology? Miss... sino kaya? Miss... Nasaan ka na?
Miss Pizarra. Miss Pizarra. Sir? Yes. What is your idea about hub and spoke topology? Hub and spoke, sir, I... Parang kan, sir, parang yung network connection between multiple sites, sir. Kunwari po, sir, ay... Can I explain? Kunwari, sir, ay may hub, sir. Tapos, magkoconnect siya po sa, ano yun, sa spoke A, spoke B, at spoke C, sir. Kunwari, sir. Parang magkoconnect po siya. So, ibig sabihin, yung ating spoke sites are connected or interconnected doon sa ating hub. Ano? So, meron tayong tinatawag na virtual circuit. So, siya yung tinatawag nilang rooted sub-interface nung nasa hub. Okay? So, ang example nito is yung mga single home topology. So, si spoke A, so magsisend siya, for example, ng message. Say, mag-access siya doon sa search engine or sa Google. So, dadaan siya ng hub. Okay? So, nai-imagine nyo, dadaan siya ng hub. Hindi na siya dadaan ng spoke B or spoke C or something like that. So, dadaan lang siya ng hub. Okay, halimbawa si spoke B ay magre-request for YouTube. Mag-access sa YouTube. So, dadaan siya ng hub natin. Okay? What about Miss De La Cruz, Freddy Lisa. So, what is your idea about full mesh topology? Wala? Walang De La Cruz? Mr. Gallardo? Mr. Gallardo. Yes, sir. Ano idea mo dito sa full mesh? Full mesh pala. Full mesh. Itong full mesh, sir, is yung tawag dito. Para din siyang hub and spoke topologies. Pero ang pinagkaiba kasi nila yung pwede sila mag-communicate directly sa isa't isa, sir. Hindi katulad nung hindi katulad ng hub and spoke na magda-direct lang dun sa hub. Kumbaga may options. Opo, sir. Hindi ka tulad nitong full mesh na nagda-direct lang sila sa isa't isa, sir. Okay, very good. So, kapag sinabi nating full mesh, so gumagamit pa rin naman ng virtual circuits. Na, pero, kahit sa ang site, pwede silang mag-communicate directly. Kasi as you observe dito sa kanilang illustration here, say this is the side A. Okay? So, pwede siyang mag-connect directly dito kahit di na siya dito dumaan. Okay, or dito. Or pwede naman diretso dito sa kabila. So, ganun yung advantage niya. Ano? So, ang disadvantage lang nito is maraming virtual circuits tayong gagamitin. Unlike dito sa spoke hub. So, isa lang yung gagamitin natin. Okay, dito kasi dahil pwede nga mag-connect directly sa other sites. So, we could use here. Pwede tayong maglagay. Maglalagay talaga tayo dito ng virtual circuits. Dito or dito. Imagine, so it could be 5 versus 1. No? Siguro kung mga large companies kayo or large organization, you could use the full mesh. Ano? Okay, thank you, Mr. Gallardo. What about Mr. Isguera Emmanuel? Wala.
Miss Alem. Nag-left agad. What about Sanidad? Yes, sir. What is your idea about this dual home topology? Hello po. Yes. Dual home topology po. Ano po siya yung ang network niya, network device niya po ay nakabuild more isa more than one network interface po. Mm-hmm. What else? Hindi ko kasi ma-explain. Hindi daw niya ma-explain. Okay. So, ayun, may nakuha mo yung isang ano idea. Ano po, sir? Na, ah, sige. Yung parang yung network niya po, yung parang connected siya doon sa parang dalawang access po, parang ganon. Mm-hmm. Kasi gumamit siya ng dalawang hub dito. Opo, yes, sir. Mm. Ang term kasi niyan, yung pinaka-keyword natin dyan is the redundancy. Okay. So, ano kaya ang purpose? Oh, sige, thank you, Miss Sanidad. Si Mr. Sibulan. Okay. Nandiyan ka, Mr. Sibulan. Yes, sir. Okay. Bakit kaya yung dual home topology ay ganito? Gumamit siya ng dalawang, tawag dito, routers or hub. Ano kaya ang purpose? Bakit siya dalawa? Tingin ko lang sir ano. Hello sir. Ano sir? Sa tingin ko pag ano sir, kaya dalawa yung ano niya sa router. Siguro pag humina yung connection may tawag nito may backup siya sir. Mm-hmm. Yes, we could consider that. Halimbawa nag-fail your si hub 1. Okay, so pwede siyang mag-redirect dito sa ating hub number 2 kasi yung ating idea is that we provide redundancy. So as you observe, so itong side spoke A naka-connect sa hub 1 and then sa hub 2. So kung magkaroon man ng failure dito sa ating specific hub, so pwede siyang mag-connect pa rin dito. Ano? Okay. Thank you, Mr. Sibulan. What about Miss Laudencio? Janet. Miss Laudencio, diyan ka ba? Okay. Yes, sir. Halagay mo, dito sa home dual home topology, ano kaya yung magiging problema natin kung ganun? Pag ganito yung setup. So aside from magastos masyado, ano pa kaya ang ibang mga factor na magiging problema natin? Excuse me. Wala na siya. Sir, pwede po. Ah, sige, sige. Sino ka? Sino gaari? Samora. Ah, Miss Samora.
Sige. Ano kaya magiging problema kaya natin? Kaya daw po ginamit na ay dual home topology po. Ano, yung isang network niya daw po ay gumagana la. Isa lang yung gumagana sa ano, sa network niya po. Tapos gumagana lang po yung other network niya kapag po nag-fail, may nag-fail na network. Hmm. O sige, halimbawa, ito yung ating ginamit. Palagay mo, ano kaya yung magiging problema natin dito sa ganitong setup ng topology natin? San po? Sa picture po? Hmm, dito. Sa setup na ganito, ano yung magiging problema kaya dyan? Hindi ko alam, sir. Hindi ko mag-gets. Oh, sige, iba naman. Mr. Miss Adricola. Miss Adricola, wala. What about Mr. Soriano? Wala din. Okay. Wala kang idea. Ha? Wala kang idea? Bakit walang idea? Sir, pwede po. Ah, sige, Miss Espiritu. Sa pagkakaintindi ko lang dito sa module po natin, mas mahirap po, tapos mas maraming configurations. Okay. Mas else? Maraming require na additional, tapos complex po. Okay, very good. Sa ganitong setup kasi, it requires configurations talaga. Kasi hindi lang isa yung ating i-configure, dalawa yan. And then, dahil ang topology na to nagpo-provide ng redundancy, okay? So, we could consider the load balancing. Okay? So, dapat meron kayong tawag dito, policies for load balancing. Kasi say for example, nag-failure si network number 1. Kaya ba natin or kaya bang i-handle na network number 2 yung load nitong dalawang network na yan? Kasi isa yung gagamitin. Okay? So, what else? Meron tayong tinatawag na distributed computing or processing. So, ma-handle ba ng tama nung mga networks natin if ever yung failures ay magkaroon ng, if yung failures ay mag-occur doon sa ating network. So, it provides or it requires a difficult implementation talaga. No? But then, marami naman sigurong mga devices as of this moment na merong mga features for load balancing, no? So kung magdi-dip tayo ng pag-aaral about network, so pwede ninyong pag-aralan 'yan, ano? Okay, let's proceed with the devices. Okay, meron tayong iba't ibang klase ng devices na ginagamit sa wide area network. So we could use this dial-up modem, no? So ang modem na 'yan, from the word modem, ano ba ibig sabihin ng modem, Miss? Saan naman tayo? Miss Evangelista. Miss Evangelista. Mukhang nawala si Evangelist. What about Miss Basilio? Yes, sir. Ano ba ibig sabihin or ano ba itong modem? Hello, sir. Ano ba ibig sabihin ng modem? Sana siya. Miss Evangelista.
Alin po, sir? Ano ba itong ibig sabihin ng modem? Bakit ano po yung tanong niyo, sir? Bakit siya tinawag na modem? Alam, sir. Hindi mo alam. My God, fourth year ka na, ha? Let's proceed with Miss Basilio. Tawag ko na ba ito ka? Miss Basilio. Sir. Bakit siya tinawag na modem? Ano ba itong modem? Ano siya, sir? Yung modem, parang... Kasi magkakaintindi ko lang, sir, yung ano siya. Dahil... Parang network connection siya pero dial up, parang sa telephone, sir, sa cellphone, yung mga call po siya. Ano siya, sir? Sige, sir. Yung modem lang, yung tatanong ko. Hayaan mo na yung dial up. Ano, sir? Public telephone network nga siya, sir. Iba yun. Yung modem yung tinatanong ko. Modem. Modulator. Modulator. Tapos? Mo lang yun, mo. Demolator. Anong demolator? Demodulation. Ay. Okay. Modulator, demodulator. Okay, ako na nga. Okay, kapag sinabi nating modem, ito yung modulator, demodulator. Okay, ang concept nito is from analog to digital. Okay, yung analog signals natin kino-convert into digital. Ano? But then, kapag sinamahan natin ng dial-up, we are referring to the voice band, no? No, we have this what we call modem demodulates the digital signal produced by the computer into voice frequency. Okay, bakit naging voice frequency? So, hindi natin, tawag dito, titra-transfer natin yung digital signals into a frequency. Okay? So, yung frequency, example nito, yung mga sa tawag dito, mga FM stations. So, frequency modulator. So, yung mga digital signals nila, binabato nila yon sa mga clients nila through frequencies. Okay? And then, at the same time, yung mga frequencies na yan ay tinatransmit over the analog lines. So, yung mga analog lines like yung mga antennas or it could be any kind of analog devices or mga public telephones. Katulad ng, ang tawag dito, yung mga walkie-talkie. Yan. So, binabalik niya rin ulit. So, nire-reverse niya lang yung process na ginawa niya from digital signals to frequencies, then frequencies to digital vice versa, no? Para magkaroon ng sound box. So, demodulates. So, from the modulates, which is digital to frequencies, then demodulates yung sound natin from frequencies to digital signals. So, vice versa lang siya. Okay? Another one, we have the access server. So, yung access server natin, that is considered as the legacy technology. No? Meron siyang mixture ng analog at saka digital interface para ma-support yung mga users natin or maraming users natin simultaneously. Kasi it could be a specialized device na mag-handle ng mga digital signals and analog signals simultaneously or at the same time. Ano? So, meron naman tayong broadband. Kapag sinabing broadband modem, ito yung mga typical na nakikita natin sa mga bahay. Okay? So, we have the what we call digital modem. So, ginagamit siya for high speed, no? Ng mga internet connections or high speed DSL digital subscribe line or cable internet service. So the same din yung concept nila with the voice band, though si voice band is ginagamit for voice, no?
to produce sound. So si modem naman is for tawag dito sa signal ng ating internet, no? So si modem i-modulate niya rin and then i-demodulate niya vice versa para magkaroon tayo ng transmission ng information, no? So it requires or para ma-achieve daw natin yung higher transmission speed, so we need to use this modem. Okay? What else? The channel service unit, data server unit. So ito yung mga digital list line na ginagamit to separate device like modem, or it can be an interface or a router. So saan siya ginagamit? So ginagamit yan for line monitoring. So kung magkaroon ng problema with the network, so ma-isolate agad. Kasi i-separate niya yung mga devices, or ang focus niya ay doon sa mga devices na magkakaroon ng problema. For say for example, doon sa isang line connection, so siya yung nagmo-monitor at the same time magko-correct and then magsasuggest kung saang portion meron ang problema, no? So frames, so converts niya yung line frames into frames, okay, that the local area network can interpret and vice versa. Okay, so yung switches naman, yan yung mga switches na ginagamit for internet working devices, no? Ginagamit siya sa mga service provider. Para saan tong mga switches na to? Hindi siya yung typical na switch na nakikita ninyo, no? So ang purpose ng devices nito is for switch or for traffic. Okay? And then yung frame relay doon sa network natin. No, ginagamit siya ng mga service provider for switching. Okay? What else? The router. Okay? Kapag sinabi nating router, ito daw yung mga devices na nagpo-provide, no, ng internet working and wide area network access doon sa mga ports natin para magamit doon sa mga service provider network natin. Okay, it can be the serial connectors or connections, the Ethernet, or the WAN. So yan yung typical na router na nakikita natin. So meron yung mga interfaces, yung mga saksakan doon sa likod ng ating mga routers. We could interconnect yung ating mga serial connections kung gagamit ka ng mga specialized devices like switches. So from router to switches, and then pwede rin tayong gumamit ng Ethernet, Giga Ethernet, or pwede tayong gumamit ng WAN interfaces, or pwede naman tayong gumamit ng mga Spotify, PATI, tawag dito, yung pang remote. Ba, may troubleshoot tayong gagamitin, pwede natin siya i-access wirelessly. So pwede natin magamit yan. Now, say for example, nandito ka sa Mindoro, then may problema yung switch o yung router ninyo na nandoon sa Visayas, pwede mong gamitin yung interfaces niya for wireless. Okay, gagamit ka lang ng PATIPI. Then, i-access mo yung IP address, including the configurations, the name of the router, kung may mga security features yan. So, ilalagay mo nun yung security features niya, then you could have the access with a certain routers, wirelessly. Okay? So meron din namang core router or multi-layer switch. Okay, hindi natin ma-imagine kung anong klase itong switches na to. Pero ginagamit siya for backbone. So mga specialized switches siya. Or rather than a periphery. So pwede siya mag-forward ng IP packets at full speed on all those interfaces. So yung idea nila with the WAN switch and the router is medyo may hawig, pero yung pagpo-forward ng packets niya is
full speed siya. No? Okay. So sa pag-installation, pag-install naman on configuration ng One Technology. So meron tayong tinatawag na switching method. Okay? So yung switching method, it allows the system to communicate on a network. The data needs a communication path or multiple paths on which to travel. Kumbaga, si switching mode, pwede nating pwedeng i-set up or pwedeng i-configure kung saang path pupunta yung information. So, say for example, the sender is the client number one. Okay? So, saang paths pupunta yung mga packets natin. So, we could configure that using the switching method. No? So, yun daw, nagpo-provide siya ng communication pathways between two endpoints and manages how data flow between them. So, ito yung example ng switching natin. We have the packet switch. So, ano bang meron? So, yung mga information or yung message na sinesend natin sa network, we call that as packets kasi yan yung mga smaller pieces of information or message. So, ang tawag natin dyan is packets. So, these are example of packets. Packets, 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 packets. So, yung idea nyan is yung parang square-square na ganyan. So, pag nagda-download kayo, gumagamit kayo, say for example, ng torrent, so makikita nyo dun yung maliliit na square-square. That could be an example of packets. So, kinonsider siya or represent siya as squares. So ano yung purpose? So yung packets natin, ang laman niyan is the assigned source and the destination and yung mga intermediate node addresses. Kumbaga, bago lumabas ng host ang mga packets natin, ang laman niyan is yung kung saan siya pupunta, sinong nagpadala, and then saang part or intermediary devices na dadaan. See, for example, ito yung packet A nagpadala ng information dito sa host C. So, ang gagawin niya, so, dala niya yung destination, the source is host A, then yung destination niya, see, for example, sa host C, paglabas niya ng switch, saan siya dadaan? Okay? So, ang dadaanan niya is the intermediary nodes. Ito yung mga switches natin. Kung may mga routers ka, so, pwedeng dyan din nakalagay. So, papaano siya? Papaano natin tinatransfer yung packet into different destinations or hosts? Okay, meron tayong tinatawag na virtual circuit and datagram packet switching. So, ang idea ng packet switching is isi-send natin or ibabroke natin yung message into smaller packets, and then yung bawat packets meron yung naka-assign na source, destination, and yung mga node addresses. So, say for example, ito yung message natin, hinati-hati natin to packets, say packet number one. So, ang laman ng packet number one na yun ay yung source, destination, at saka yung node addresses. So, halimbawa, pinadala natin, nandito siya sa switch one. Ngayon, saan kaya siya dadaan? Or I mean, saang specific na intermediary nodes or devices siya dadaan. So, merong methods na dalawang tinatawag, yung virtual or virtual circuit packaging, packet switching, and the datagram. So, ang concept ng virtual circuit is nagkakaroon tayo ng logical connection. Okay? So, yung logical connection na yan is ini-establish siya between the source and the destination. Kumbaga, yung logical connection, yung mag-establish kapag nag-send ang device doon sa ating destination. Para magulo. Tama.
Nakamute pala ako. Okay. So yung difference, oh sige, magtatanong na lang ako pala. So nga, para malaman natin. Si Mr. Baybayon. Mr. Baybayon. Wala. Miss Alonzo. Na, naglilib na sila. Wala rin si Miss. Ah. Ano ang idea mo about this virtual circuit packet switching? Ano sir, yung sir yung nag-send ng ano sir? Device? Siya yung ano sir? Sige, go ahead. Hello po. Ah, hello. Sige, go ahead. Putol-putol sir, may sige sir. Ano sir, para sa akin sir, ano sir? Siya po yung nag-send sir ng mga, ano sir? Conversit sir. Hello sir. Hello po. Hello sir. Paano na susend yung message natin? Using this virtual packet na to. Kasi panag-send tayo ng message, okay lang. Hindi natin alam kung paano nga ba. Nasi-send natin. Packet switching, ano sir? Sabi na. Oh, sige, ako na. Okay. Kapag sinabi natin virtual packet switching, okay, so katulad nga na sinabi ko kanina, yung packets natin, ang meron, or I mean, yung kasama ng packet switching natin, is ina-assign niya yung source, the destination, and yung intermediary or intermediate node address. Kumbaga, yung pinanggalingan, o yung nagpadala, yung padadalhan at saka yung dadaanan ng packets. So yan yung nakalagay doon sa kasama ng packets. Ngayon, yung method ng pagsisend or pagta-transfer ng information natin or ng message natin using virtual circuit is tinatawag nating logical connection. So ano yung meron sa logical connection? So kapag ka daw nag-establish yung sending device, kumbaga nag-establish halimbawa si host A ng conversation with host C. Okay? So, kapag gumamit tayo ng virtual circuit packets, so alam na agad kung saan dadaan yung packet. So, as long as na activate or active yung dalawang devices. So, ibig sabihin, from host A, alam mo na agad or alam na agad, mag-initiate siya halimbawa ng connection. So, I'm going to send a packet to host C. So, alam na agad or naka-plan or nakalagay na agad doon sa packets natin yung dadaanan niya.
So yung source, syempre yung source, si host A, and destination niya, halimbawa si host C. So nakalagay na rin agad doon na dadaan siya ng switch 1, dadaan siya ng switch 5, switch 8, switch 7, bago papunta ng host. Nagigets nyo? Kumbaga, pag nag-establish si host A na magsisend siya ng information, so alam na agad yung dadaanan. No? Unlike dito sa datagram, packet switching, so ang sending or transfer ng information is kung anong tawag dito, i-determine niya or panag-send siya ng information doon sa destination ay isinesend niya kapag ka yung kapag ka alin yung pinaka or may available na na path. Tama ba? So halimbawa, nag-initiate si host A ng pagsisend ng packets here. So i-check niya agad kung is it available ba si switch 3, si switch 4, si switch 5 or si switch 8. So kung hindi siya busy, pwede akong dumaan dito, dadaan dito, or hindi siya available ng time si switch 7. So balik ako dito. Tsaka ganun. Kumbaga, ang pagsisend niya ay depende doon sa availability ng mga path. Nakuha? So, kapag virtual, so nakalagay na agad. Kumbaga, alam na agad yung mga dadaanan. So, kapag datagram is magdidepende doon sa availability ng mga path. No? Kasi ang sabi niya dito, hindi siya nag-establish ng local connection between the sending and transmitting devices. So, ang ginagawa niya is, sinesend siya independently, meaning they can take different paths through the network to reach their intended destination. Kumbaga, pinapadala sila individual, tapos, i-ensure niya yung packets take the easiest possible route to their destination. Kumbaga, kinakalculate niya na or alam niya na o nadedetermine niya kung saan ako mas mabilis or mas malapit na destination na mapapadala ko yung information na mabilis. So say for example, this one, nag-initiate siya si host 1. Okay? So dito, paglabas dito, alam niya na, oy, dito mas mabilis. Papunta dyan, dito, papunta dito, and then papunta dito. Nakuha ninyo? So, yun yung pinagkaiba nilang dalawa. So, dito kasi, meron siyang local connections, logical connections. Kumbaga, alam na agad kung saan siya papupunta or saan siya dadaan. So, dito sa datagram is yung easiest possible route yung kanyang dadaanan para ma-avoid yung traffic areas. Say for example, nandito yung packets natin, pagpunta dito, traffic dito, traffic dito, traffic dito. So dito medyo hindi, so dito siya dadaan. Okay? So na-analyze niya agad kung pwede bang dumaan siya doon or may traffic bang nangyayari doon sa portion na yan. Okay? Okay, circuit switching naman is requires daw a dedicated physical connections between sending and receiving devices. So, ang example nito or commonly used is the analog of the what we call telephone conversation. So, ano yun? So, kapag yung typical na conversation sa telephone, so, magkakaroon tayo ng conversation kapag parehas kayong open. Kumbaga, nag-dial ka sa telephone, nasagot nung recipient yung call, so yung conversation nyo gumagana. But then if si recipient ay binaba na yung line, yung telepono niya, so mawawala, madi-disconnect kayo at the same time yung data path ninyo ay malulost. Okay, so yun yung lang example ng circuit switching. So hindi ka magsisend agad-agad,
I mean, may mga ruta ka pa, may logical connections ka pa, kahanapin mo pa kung may traffic. But then, sa telephone conversation, kapag tumawag ka at nasagot yung call mo, so ongoing yung communications. But then, kapag pinatay yung cellphone or yung phone, so mawawala yung connection at the same time, madi-disable na rin yung path ninyo. Okay? So, ito lang siya. Say, for example, ito yung terminal 1, 2, 3. So, say, for example, nag-dial si tawag dito, si terminal 1 kay terminal 5. So, as long as na-open yung dalawa, so, say, nagko-call siya dito, yan, and then, dinrop niya yung line, so, mawawala na yung connection at the same time dito. Okay? Say, for example, dito, tumawag siya kay si Terminal 3, tumawag sa kay Terminal 1. So, magkakaroon ng connection here, napunta doon. So, kapag kinat niya na yung phone, so, automatic mawawala na din yung path. Okay? So, ganun lang siya. What else? Okay. Hindi na ito. Hindi na yan kasama tong ano na yan. So, meron tayong tinatawag na list line. Okay? So, yung list line, ito yung mga high-speed dedicated digital line. So, ang idea nito or ang concept nito, say for example, nasa isang location kaya, say for, halimbawa, dito sa Sablayan. Since ang OMSC Sablayan campus ay wala pang internet connection, okay, na wired. So, ang possible na connection na pwedeng ma-offer ng mga internet service provider is the list line. So, kapag sinabi nating list line, that is dedicated. So, kumbaga, from their, ano nga tawag dito? From their, yung panel box nila. So, kung nakakita kayo ng panel box, yung dito sa may ano ngang lugar to? Yung malapit sa papuntang Baste ba yon? Yung malapit sa tabi ng patahian ni yung may tailoring doon, basta doon malapit. Meron doon nakadikit sa poste na box. So yun yung example ng ng panel box ng ano, ng Globe Telecom. So Globe kasi yun doon. So from that point papunta dito sa school, so doon sila kukuha. Dito yata sa may Jollibee, mayroon silang panel box dyan. So, doon sila magkukonek. Okay, diretso papunta dito sa OMSC. So, dedicated siya. Ibig sabihin, merong transmission speed na in-offer ang mga telecom o telecommunications company for that. So, yung typical kasi natin, meron tayong LTE at saka wired. Kapag ka-wired kasi, via telephone. So, nakakonect lang doon sa kanilang mga box dyan na nakalagay sa poste. So, pwede siyang mag-LTE yung mga gagamit na mga SIM cards. So, yun lang. Or, kung hindi naman kayang abutin ng landline nila, or hindi kayang isupport ng LTE nila, kasi malaking data or kailangan nila ng mabilis na internet, so they could offer list line. So, hindi to applicable sa mga household, ha? Baka sabihin ninyo, gamitin sa mga bahay. So, mahal ito. So, ang subscription yan is nasa 50,000 siguro or ilang daang libo. So, depende doon sa speed. No? So, meron siyang apat na klase ng T-carrier. T-carrier lines, support yung voice and data transmission for point-to-point private networks. So, meron siyang T1, T2, and then hanggang T4. Okay? So, sa T1, ang transmission speed niyan is 1.54 Mbps. So, gaano kabagal pa rin yan. So, kung ang company nyo ay nag-require ng mataas na transmission speed, yung pag-transmit nito, yung transmission speed, yung pag-transmit ng information.
No, kasi ang may kinalaman sa transmission speed ay it could be yung voice quality or the video quality. Okay, kung sa mga BPO companies kayo, so it requires voice. So hindi dapat basta-bastang transmission speed lang ang gagamitin niyo or connections. So much better siguro kung mag-release line ka kasi dedicated 'yan, wala kayong kasama. So that is for the private organization or private companies. So wala kayong kaagaw. Kasi yung mga typical na nasa poste, yung isang box nila parang 10 yung maghati-hati doon. Parang ganun. So itong dedicated is isang line lang exclusively for private companies. Okay? So sa T1, 1.54 Mbps lang, megabytes per second. Okay, kung gusto mo mas mataas ng konti doon, so pwede kang gumamit ng T2. Oh, it's either 6.30 or 6.3 Mbps. Okay, kung gusto mo naman na mataas talaga, ay pwede kang gumamit ng T3 or the T4. Okay? So ang ino-offer ata sa OMS ay T3. So magkano nga ba ang subscription doon? That's 1 year subscription. Pero wala kasing available dito sa sublayan, kaya hindi mas mapatayuan. Kasi imagine from Jollibee to Grand Terminal, ilang kilometro ba yan? Siguro may nasa 1 kilometro mahigit. Kasi ang advisable lang yata within 1 kilometer. More than 1 kilometer kasi maaaring maka-affect sa transmissions kasi ang layo. Yung digital, yung data loss kasi yung factor. Baka pagdating dito, ilang Mbps na lang. Ano? Doon may mga booster naman siguro silang pwedeng gamitin. Kaya lang medyo costly ito. No? So kapag gusto nyo mag-upgrade, pwede kayong gumamit, mag-subscribe ng T4 kung gusto ninyo. Imagine 274 Mbps yan. So kabilis. So ayun na, pagka-list line. So dedicated po ito. Ginagamit yun sa mga private companies. Okay, sila lang yung gagamit sa dedicated digital line. Okay? So proceed tayo with the server operating system. Okay, ang server operating system, so dinidesign siya for platforms or for multi-user like the network applications, security, stability, and collaboration rather than user interface. So ito yung mga ginagamit na operating system for specialized task. Okay? Ano ba yung mga example ng mga server operating system? We have the server application. Meron tayong web server, email, tsaka terminal services. Kapag sinabi nating application services, application server, ang trabaho ng operating system is just for an application. Okay, mayroon kang isang nakatayo or naka-establish na server, doon lahat nakalagay ang applications mo na ginagamit for a certain or kung ano mang mga transactions or activities meron kayo sa isang company. Okay? Using the wide area network, kahit na sa ibang bansa ka, pwede mong gamitin yung mga applications through cloud. Okay? So, pwede mong magamit yung mga applications within your organizations kahit na sa ibang lugar ka. Okay? So, hindi siya pwedeng maghawak ng ibang services kasi just for an application lang. Ito yung ginagamit nila ngayon para makatipid yung mga ibang businesses. So they switch into server applications kasi imagine kung gagamit, kung bibili ka ng mga applications na license, o kung ilang computers yan, ilang branches kayo meron. So costly. Why not bumili ka ng ganitong applications, ilagay mo sa server, siguro meron lang tawag ito agreement or license agreement with the distribute sa mga provider ng mga applications mo na exclusively for server applications, pwede mo siyang magamit. Okay, kung mga web servers like
sa mga data centers like the Google. So, yan yung ginagamit nila. Okay. Ano yan? Para siyang malaking storage na maraming hard drive and then fully in air conditioned siya with highly high-tech tawag dito, security features. Kahit yung pawis mo dyan ay ma-detect niya. Or say for example, yung ventilation, yung hangin, yung temperature. Okay? And then yung kanyang cooling system. Malaki ang cooling system niyan kasi server 'yan eh. So pag umiinit ang devices kasi nagkakaroon ng apekto doon sa mga peripherals niya or even doon sa mga hard drives. Kung makakita kayo ng mga data centers, so makita nyo yung umiilaw-ilaw. Okay? So, ganun lang siya. Doon nakalagay yung mga informations na nasa web. So, imagine, i-access nyo siya via internet. So, from your location, dadaan siya ng mga telecommunications companies or telco or internet service provider, dadaan sa satellite, papunta doon sa mga data centers para ma-access nyo lang yung word or yung information na gusto nyo mahanap. Okay? So, yung isa naman is the email server. So, from the word email, so ginagamit lang siya for email messages, handle ng emails. Wala nang iba. So, bakit kaya kailangan para naka-separate at saka madali siyang i-maintain? Kasi imagine kung nasa isang server yan, yung pwede naman natin pagsamasamahan yan with regards to the policies and configurations, pwede naman natin i-configure ang isang server. So, napakahirap niyan i-manage. Kasi nagka-problema si application, nagka-problema si server sa web. Okay, hindi natin alam ngayon kung aling parts doon, kung aling server yung nag-down. O kung dinown yung, nag-down yung ganitong server, ano kayang affected na applications? Parang ganun. Okay, so ang mga common na server operating system, meron tayong tinatawag na file and printer. So sa file, so file lang yan, storage. So kung say for example, meron kang, or yung company nyo is may mga important files na yung credibility or you consider the CIA or the confidentiality, integrity, and accessibility of your information. So establish ka ng file server including the group policies, organization policies, ano pa, configuration, sino lang yung pwedeng mag-access, sino lang pwedeng mag-view. Okay? Kung may printing services ka naman, so gagamit ka lang ng isang printer. So yung policies mo for sharing, so sino yung mauna, paano pa nagsabay-sabay. So you could handle that. Okay? So syempre, kailangan mong i-set up or i-configure yung mga ganyang klase ng printer. Okay? So, sa printer sharing, pwedeng print yung mga multiple computers into a single printer. Kaya lang, meron tayong first in, first out. I mean, first come, first serve. Siyempre, kung sino yung naunang mag-request, so siya muna ang i-allow. Kasi kung magsabay-sabay yung dalawa, yung computer na yan, so bottleneck na yon. So, it either mag-slow yung inyong connections or yung inyong system because of the multiple request. Ayan kasi yung ginagawa ng mga attacks ngayon, lalo na dun sa mga web services or website. So, kung mga intruders kayo, hackers kayo, so ang ginagawa nila, hindi nila ma-access yung organizations ninyo. Pababagali nila yung inyong system. So, ang gagawin, magmo-multiple request. So, hindi lang multiple. So, kung gumamit sila ng mga
tawag dito. Mga tool. So, naglulup lang kasi na naglulup yung paulit-ulit. Imagine na nag-request ka sa isang tao ng sabay-sabay. Ewan ko lang kung hindi yan siya mabaliw. O, parang ganun din yun. So, kapag nag-request ka ng sabay-sabay, so hindi na natin alam kung sino yung mauuna, so mag-i-slow yung transactions natin. Okay? What else? Ayun, katulad nga yung application services. So, including doon yung mga databases. So, mga website services naman, this is for website. Okay, hindi pa naman siguro dumating sa point na si YouTube e bumagal, no? Kasi may mga, or si Google, na pag-type mo ng word. So, nag-loading-loading muna bago nag-display yung mga feeds, mga informations or suggestions niya with regards to the information na gusto mo makita. So, kapag dumating sa ganung point, so magtaka na kayo, malamang may attack doon sa kanila mga data centers or wala kayong internet connection. Ano? So, sabihin nyo, nag-slow agad yung Google. May attack na agad pala. Wala kayong internet naman pala. No. Okay. So, hindi mangyayari kasi marami sila mga data centers. Okay. Redirect lang naman kayo. Ayun, email, groupware, and then the messaging. Cache or ito yung mga cache na yan. Ano bang tawag dito? Cache, cache. O cache whatsoever, anong tawag nyo dyan or pag-pronounce. Ito yung, meron ang lahat ng, lahat ba? Mga devices natin, may ganyan siya. Okay? Para saan yan? Yung speeding up network access, kumbaga, anong halimbawa na ito? Halimbawa, napuntahan mo na or na-visit mo na yung ganitong site, parang magkakaroon ka ng certain portion or yung tinatawag nating cache sa devices mo na mag-establish ng access doon sa isang website. Para say for example, binalikan mo siya or binisit mo ulit, so mabilis ka makaka-access. Magigets nyo ba? Katulad nito, yung pag-store ng mga previous downloaded files doon sa cache. Kumbaga, gusto mo i-download siya ulit. Pag search mo doon sa yung search engine, automatic nandoon na kasi nga you visited that site. Kumbaga, mabilis yung paghanap mo ng downloaded ng URL mo or ng files mo for such information. Okay? Well, ito rin naman yung nagiging isang dahilan kung bakit nag-slow yung ating devices. Okay? So, automatic, pagka nag-visit ka ng mga websites or may information ka ng sinerge, automatic yan, nag-create ng cache. Okay, that is for web pages or sa mga devices, mga downloaded files mo. So, kung nakikita nyo na slow na, okay, mag-clear kayo ng cache nyo. Kasi pag tumawag kayo sa mga customer support ng technical support specialist ng mga tawag dito ng telco, Smart or Globe, so kapag ka nagbi-basic troubleshooting sila, sir, paki-clear yung cache nyo, baka yun yung problema. No. Ayan. O nga pala, dito din sa... Aywan ko lang kung ako lang yung nakaka-experience nito, no? Hindi ko alam kung merong... May nilagay silang algorithm sa Google ngayon or sort of malware. Kung di ko alam din, di ko pa na-examine kung bakit ganun. Kapag ka nagsesearch ako ng topic sa Google using my Google Chrome browser, say for example, nag-open ako ng tab. Say for example, mga 5 or 10. Sabay-sabay. Then, pag nag-open ako ulit ng tab, nagka-automatic siya ng
ano ang tawag dito? Yung captcha ba yun? So, parang i... Ano tawag dito? Bine-verify niya if you're a robot or hindi. Parang ganun. Hindi ko alam kung sa inyo din, mas sa akin kasi may ganun. Kaya lumilipat ako ng ibang browser na ginagamit. Napakaano, nakaka-irritate. Kasi pag-open mo ng browser, pag-open mo sa bagong tab, lalabas yun, pindutin mo ulit para sabihin mo na hindi ikaw robot. I don't know kung affected na ng malware ang aking browser. O, siguro may bagong feature sila na ganun. Ano? Okay, the last one is, malapit na tayo, tapos na yata. Okay, so yung, asan na ba yan? Things to look in a server operating system. Ang mga server operating system, so meron tayong iba't ibang klase, no? Meron siyang GUI, yung graphical user interface, na operating system na para siyang typical na Windows operating system natin, yung katulad sa Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 7. So kapag hindi ka familiar doon sa mga operating system na server type for data centers, like for example, or commands, or yung block, so, pwede mong gamitin yung operating system na katulad ng Windows for server. Kumbaga, ganun din yung ano, may start button, may control panel. Kumbaga, makikita mo yung mga dialog boxes. So, parang typical lang siya na Windows. Ipagka data center kasi yung classification na ginawa mo or in-install mo sa isang server mo, para lang siyang ano, block lang siya or command. So, para kang nagli-Linux, parang ganun. So, dalawang klase kasi, maraming klase kasi. Kung gusto mo naka-GUI ka, yung katulad sa Windows talaga. Okay, pwede kang mag, kung ano yung nakikita mo sa Windows operating system, ganun din makikita mo sa server operating system. So, ano yung mga kailangan or things to look in a server operating system? So, we have the administrator or administration. Ano ba dapat ang mga tools na available and papaano mo siya gagamitin? Okay, ano ba ang dapat na tools na i-consider and ano ba yung gagamitin? Say for example, ang server mo ay for email or file storage lang. So syempre, pag file storage yan, information, so yung CIA or the credibility, confidentiality, integrity and accessibility of the information, so yung information natin dapat hindi siya prone sa vulnerabilities, so dapat i-secure mo. Okay, pwede kang mag-create ng user policy na only the following accounts ang pwede maka-open, or hindi mo i-disable mo yung mga access with different peripherals or devices. Parang ganun. So, hindi mo naman kailangan ng printing services, i-disable mo na lang. Or hindi ka dapat gigamit ng internet. So, depende yun sa pag-set up, pag-configure ng system ad. Okay? The number one is security. Okay? Ito yung pinakamahirap daw i-judge. Sabi daw dito, the most important features and the hardest to judge and get right. Okay? So, kasi marami mga potential holes. No? Yung mga hacker kasi, kapag nakita nila yung butas doon sa operating system mo, so most especially nangyayari ito doon sa mga crack versions. So, kapag nakakita sila ng isang daanan man lang doon, okay, vulnerable na kayo. That's why dapat meron kayong mga policies for kung nasa industry kayo, mga intrusion detection system, mga ganun, may IDS kayo. So, hindi man siya physical. So, kumbaga yung occurrence nun, kumbaga, napapansin na nung or na-analyze na kung may intelligence kayong sinama,
say parang ganitong oras, nagre-request ng nagre-request si ganito, kumbaga may pattern kayo napapansin. So napiprevent niyo 'yon. Kumbaga naikakaroon kayo ng investigation kung paano siya or kung ano ba yung maaring mangyari. Bakit kaya paulit-ulit siyang nagre-request ganito? Si ganitong IP address, ito yung laging ina-access or baka doon pa lang kumukuha or gumagawa na siya ng butas doon, no? Baka maaring potential holes 'yon para makapasok yung mga hackers. Okay. So kapag pinag-usapan naman natin yung Windows natin, so typical na operating system. Okay. Para ethics, no? So referring to security, ito lang naman sa aking point lang naman. So if you're using Windows operating system, so dapat ang mga security features nyo or yung mga antivirus ninyo eh provided din or galing din sa Microsoft. Huwag na magamit ng kung ano-ano pa. Kasi sino ba naman ang makakakilala doon sa kanilang products? Pwede yung nagumawa din, no? Gagamit kayo ng ibang applications, hindi nyo alam na yun pala part ng pag in-install ninyo, magkakaroon ng access yung mga intruders or yung mga hackers. So may kasama palang malware. Pag-click mo lang, ayun na. So kung ano yung operating system nyo, doon kayo kumuha. Na, the stability, downtime, o downtown in an organization killer. So how stable is your system is. So dapat mapiprevent nyo yun or mapapersinin nyo na maari mangyari ito, especially kung nandito kayo sa Mindoro, possible problem dyan is the power interruption. So kung laging brownout or nagpa-fluctuate ang kuryente, it will damage your servers, especially yung operating system ninyo. O di mag-purchase kayo ng mga industrial UPS or mag-switch kayo sa solar kung gusto ninyo. Ano? Or say for example, yung inyong building malapit sa or prone sa mga baha, o baka yung mismong infrastructure ninyo yung may problema or pwede kayong lumipat sa second floor, third floor, mga ganon. So kasi it will affect talaga yung performance ng ating mga devices. Okay, so yung features naman, so dapat yung mga services na po-provide, okay, and meron tayong distinction, specialized, kumbaga. Ito lang dapat yung hinahawak niyang services, so dapat yun lang. Okay? So uso na kasi ngayon yung troubleshooting or yung pag-maintain is ano na, wireless na. So yan na yung bago ngayon sa ano. So na-access na nila kahit nasang lugar sila. Okay? Performance. Okay? So yung OS natin and then the hardware platform is runs dapat nahahandle ng maayos. So kung kailangan mag-upgrade sa operating system, so gawin. Kasi yung transactions and then yung adaptability, compatibility kasi yung pinag-uusapan natin. So dahil nga sa trend ng technology, so you need to consider that. So marami akong kailang mga, marami akong alam na tawag dito, na mga businesses dito sa Sablayan na still gumagamit sila ng mga outdated na operating system. Okay, kaya pagka connect nila sa internet yan, malamang yan. Hindi na supported ng mga provider nila. Okay? So may ano rin kasi yun, may factor din yun doon sa delivery na kanilang services eh. Okay, yung especially hardware requirements. So, yung hardware requirements niya magdedepende doon sa size ng inyong organization. Okay, mag-high ends ka eh kunti lang naman pala yung gagawin yung transaction. So, hindi naman pala gagamit ng ganitong features or activities.
So, gamit ka, bili ka ng napakagandang specification ng computers mo. Ano? S. Scalability. Yung accessibility, yun yung sinasabi ko na CIA. So yung confidentiality, it's referring to the credibility of your information. Yung integrity, how tawag dito, reliable, tama ba ang term? O yung integrity ng iyong information. So yung accessibility mo, madali ba siyang i-access? Okay? So syempre, kapag ka ang server mo ay low ang specification, kahit pa mabilis ang internet mo, so may factor yun doon. Okay? Mababa yung specification mo, thousands yung nag-request dyan sa iyong server. Nga, yung server mo, nag-hang na yan. Okay? Kung hindi man mag-hang yan, maaaring bumigay yung iyong mga cooling system kasi processes yun, especially the RAM. Iinit yung system mo, yun na. Sunod-sunod na yun. So, yung hardware mo at saka yung processors. So, yung mga third-party applications. Ito kasi mga third-party applications na to, nangyayari to si kapag ka sa mga tawag dito? E-commerce. Yung mga products are available for platforms that aren't covered by the basic set included in the operating system. Yan, mga ano, mga vendors. Mga third-party applications. Si hindi sakop or wala doon sa features ng operating system mo, you have to consider that. Especially ngayon sa mga businesses. Ito ngayon trend ngayon eh. Kaya nga nagtataka ako kung bakit. As I observe, baka darating yung panahon na yung mga IT, okay, dito sa sablayan, maungusan na ng mga IT or information system ng accounting. Yan kasi yung trend. So, dahil dati, yung mga transaction sa accounting, ginagawa mano-mano. Okay. So, kung may mga transactions ka, mag-hire ka ng isang tao para doon, ngayon, ang nangyayari, kino-convert nila into digital. Okay, pinapag-aralan na yung informations, magagawa sila ng mga analysis, so meron na silang tinatawag na ERP. O, input ka na lang ng input, paglabas, ayun na, may reports ka na ng ganito, accounting reports na agad. Okay, so ang ginagawa na lang nila, mag-i-invest na lang sila for scaled na input na tao para mahawak ng accounting process. So high paid ngayon ng mga IT accountant, no? Okay. Ito yung mga iba't ibang klase ng server operating system natin ngayon. So may Windows 2000, may Windows 2003 R2, may standard division, may enterprise. Kasama dyan yung mga pang data centers, no? Sa Linux, yan meron. So sa Microsoft, marami na tayo ngayon. Tawag dito, 2019 yata, yun nandito sa school. So maganda na yung ano, yung kanyang GUI. So yung mga operating system natin may kaugnayan din sa mga ano ha, sa mga tawag dito, specifications ng hardware kasi minsan hindi gumagana. I mean, yung full features niyan maaaring hindi mag-fit. Okay. Eh mga data center. Gusto niyo gumawa ng data center niyo sa bahay niyo, di bili kayong server. No, it costs 250,000 yung mga mumurahin. Okay. Kasama yung OS. Okay, mag-alala, marami namang crack version na OS. Di bili kayo doon, download na lang kayo. So may Mac, okay, NetWare, Solaris. So marami pang iba. So kung gusto niyo yung pag-aralan niyan isa-isa, di mag-download kayo ng tawag dito na mga virtual machine applications, VMware. O install nyo yan, explore nyo isa-isa. You're free as long as you have the device. Ano?
Okay. Whew, natapos ang lesson 2. Pwede na magpa-quiz. Okay, doon sa mga natira. Ilan na lang sila? Okay, gising pa ba kayo o tulog na? Mahimbing ang pagkakatulog. Any questions? May tanong? Ako ang magtatanong. Ang coverage ng exam ninyo ay chapter 1 to 3. So, ibig sabihin, meron pa tayong chapter 3. Wala akong magagawa kasi ito yung nakalagay dito sa module natin. O, hindi naman akong gumawa ng first part. Yung last part lang yung ginawa namin. Supposedly, mga configuration dapat nang gagawin natin dito, yung mga group policy chuchu. Eh, wala tayong magawa. Ganyan talaga. Question? Tanong? No, sir. Mm. Ano may tanong? Sino yon? Wala may tanong? Sir, paano po sa mga activities? Paano sa activities? Okay, bukas, ipopost ko na yung activity ninyo. Okay lang? Okay, magalala. Multiple choice naman. Okay. Hindi na magpapa-essay. May essay ako dun sa isang subject eh. May hirap mag-check. Ang inyong exam ay ilang item? Ano nga yun? So, ano lang naman to? Sana ba yun? Midterm exam ito. Ah, hindi pala. 70 items pala. Ah, 50 lang, 50. Okay. Ang coverage niya nandun sa lesson 1, yung mga sa system administration, yung role ng admin. Ano lang naman to? Analyzation lang. Understanding. Hindi nyo kailangan mag-definition of terms dito. Yan sa may mga topologies, technologies na yan. Local area at saka wide area network. Okay. Anong? Wala na? Gutom na ako. Sir, lahat po na activities yung ipopost nyo po tomorrow? Yep. From one lesson 1 and 2 po? Yep. Sir, ask ko lang po kung meron pa pong grupo-grupo yon. Sir, yung nakaraan pong ano natin, pag-uusap. Siguro sa final na tayo mag-groupings. Ah, sige po. Meron na rin naman yata kayo nabuo, di ba? Sir, bali sir, wala po. Kaya nyo pa ba? Kumusta na mga thesis ninyo? Sir, I suggest po. Ay, di pa pala pa kayo magde-develop kasi wala pa kayong proposal. Yes, Miss Sanidad? I suggest po sa grouping sana po yung sa thesis group na lang para hindi na po iba-iba. Since yun naman po yung laging groupings na nabubuo po. Okay. Okay lang yun. Sige. Yun na lang kung gusto ninyo. Concern? Wala na? Gutom na ako? Wala na sir, kain ka na. Okay, wait for the announcement ng inyong ano ha, posting pala ng inyong activities. Madali lang naman to, multiple choice. Okay. Gutom na din ako. Huwag na natin pahirapan ang buhay. Kawawa naman kayo, ay, hindi pa kayo nakapag-proposal eh. Gutom na ako. Hi sir, good evening.
Good evening, sir. Sir, yung i-post niya, sir, buong set na yun, sir. Thank you po. Buong? Buong? Buong SEM, sir. Ay, oo nga, sir. Buong SEM. Ay, hindi. Midterm. I mean, sir. Ah, midterm. Ah, hindi ko, sir. Ah, midterm. Sige po. Thank you, sir. Mm-hmm. Questions? Para makapag-dismiss na tayo? Okay na, sir. Miss Advin Cola, Adri Cola rather. Wala na, sir. Wala na. Sir, good evening po. Mm-hmm. Sir, kailan po ang midterm exam natin, sir? Ang midterm exam niyo yata next week. So, yung bali yung ipopost niyo bukas, sir, yun po yung pang-activity pa lang po namin. Mm-hmm. Ah, okay po. Sige po, sir. Salamat. Okay. Ah, wala nang tanong. Okay, kung wala nang tanong, goodbye and good evening. Stay safe. Thank you, sir.